Welcome ka mga load. Aron tutorial, no? Pag-usapan naman natin ngayon kung ano ba yung end screen at saka yung cards. So ano nga pala yung end screen? So ito po siya mga loads, bago ka mag-end, ito yung nakalagay sa yung bila. So once again, ito po si Ron. Salamat sa panonood. Happy to help and stay genuine. So wait lang, hindi pa tayo tapos, no? Papakita ko lang kung paano ito gagawin. So punta tayo sa ating PC. So puntahan nyo lang yung browser nyo mga loads at mag-search kayo ng Canva. So ito yung pinakauna mga loads, ito siya. Ayan. So ito yung lalabas, no. So dito sa upper right may sign up or log in. So ako naka sign up na ako. Ito yung account ko. So ito tayo sa search. Type kayo diyan ng YouTube outro. Enter. So ito siya mga loads, yung mga sample template or meron din dito ang create a blank. So kung gusto mo nang mabilisan lang, so dito ka sa mga sample template. Pero yung may mga corona na mga icon, ito yung may bayad, no. So mayroon ding free dito. Ayan, marami dito sa baba. So ito yung nagustuhan ko mga loads. Itong may kulay orange. So limbawa ito. So ito siya. So pwede mo itong bago-baguhin dito, yung mga may text. Ayan, pwede mo siya lang ilipat-lipat. Ayan. Pero sa akin, hindi ko na ito gagalawin. Baguhin ko lang yung kulay kasi yung color theme ko sa akin channel is red, black, and white. Click natin to. Ayan. Then click natin to dito sa itaas, background color. Then dito tayo mag-add new color. Ito yung color scheme. So drag lang natin siya dito pababa. So dito sa itaas, ito na yung bago. Then same dito sa may mga square na to. Palitan din natin yan ng kulay. Click mo lang yan. Then, dito sa itaas. And then dito. Yun, napalitan na siya ng kulay. Then dito sa baba. Ganon din. Pati itong logo ng likes, message, share, tsaka bell. So yun, napalitan na lahat. Then itong icon, di-delete lang natin to kasi yung logo ko yung ilalagay dito. Right click, then delete. Tapos tanggalin na lang natin itong mga nakasulat dito. Kasi doon nyo naman makikita mamaya sa YT Studio, no? So ganyan lang, simple lang siya. And then itong time, click natin to. So gawin natin tong 10 seconds. Then click nyo tong animate. So marami ditong choices, no? Gusto ko tong ano, tumble. So ito yung gamitin natin. Yun, may animation na siya. So dito sa itaas, tingnan natin yung playback. Click nyo tong may 10 seconds. Then click nyo tong download. Yan, MP4 suggested. Then click nyo tong download. So yun, nagda-download na yung end screen natin. So wait nyo lang yan matapos. So yun, nandito siya sa download folder. Lagyan lang natin ang title. Then click save. So isa pang site mga loads is yung Place It. Punta kayo ulit ng Google. Place It. Dito marami ka rin magagawa dito sa Place It. So ganun din, mag search ka rin dito. YouTube outro. Marami rin dito sa kanila. Pero yung design nila mga loads is may watermark. So proceed tayo mga loads. Yan, so after nyo ma-download yung short clip ng end screen nyo sa Canva, so proceed kayo sa yung video editor, no. So sa akin, for example lang to, ang ginagamit ko ay Filmora. So dito mo na siya ipa-finalize, no. So yung ending. So ito yung ending message ko before ako mag-end. So once again, ito po si Ron. Salamat sa panonood. Happy to help and stay genuine. So yun na, tinatiming ko lang siya sa audio ko. So ito yung last part ng video, no. Ito tayo sa media, import. Import ko lang yung nasave natin doon sa Canva. So ito na yun, yung end screen. Then click natin tong plus. So ito na siya. So lagyan lang natin to ng konting transition. And yun. Then adjustan lang natin yung transition. So ito na po yung ending sa video, no. Salamat sa panonood. Happy to help and stay genuine. And
And so ano ba yung purpose sa paglalagay nito? So sa pamamagitan ng end screen at saka end card, lalo mo pang ma-promote yung mga videos mo. Baka may gusto pang manood sa yung mga susunod na videos. Pwede rin ito yung maging dahilan na magiging mag-rank up yung video mo sa platform ni YT. So proceed naman tayo kung paano gagawin yung cards. Open natin yung channel. So click natin tong manage videos. So ito siya mga load. So example natin is ito. Chapter timestamps ko. Tingnan natin to. Yan dito sa right side, kung may mapapansin kayo dyan, scroll lang kayo pababa. May nakalagay dito na end screen at saka cards. So ito yung end screen. Oh. So babalikan natin yan mamaya. So click natin itong my pencil. So ito yung timeline ng video mo. So kung mayroon kang gustong i-promote sa yung videos, halimbawa ito yung video ko. Yan, kung naalala nyo yung upload ko sa promotional t-shirt, so napansin din ito nila ni Manny. So kung mapapansin nyo dyan, may nag-appear sa itaas. So clickable siya na link. So pag na-click yan nila, mapupunta sila sa link ng video na yun. So, example natin, pag may napili kayo portion sa yung video, so kung may sinasabi kayo na ganun, ilalagay ko lang yung link sa itaas. Ang ganyan. So halimbawa, pag natapat dito, click nyo dyan, punta kayo sa itaas plus card. So may choices dyan, video, playlist, channel, tsaka link. Sa limbawa video, so lalabas yung mga videos mo. Example, click natin to. So yun, kalagay na dito yan. Then click nyo lang tong save. So during playback, makikita na yung link na yun. So yun, natapos ka nang mag-set sa card. So balikan natin yung in-screen mga load. For example, nakapag-upload ka na ng video, so lagyan mo siya ngayon ng in-screen. So click nyo tong my pencil dito sa my right side, no? So ito yung mga pagpipilian yung mga loads na element. So may import, latest video, one video, one subscribe. Yan, one playlist, one subscribe. So nasa sayo na yung choice mga loads kung ano yung gusto mong i-promote, no? So ang sa akin kasi ito yung ginagamit ko, yung import from latest video. Click lang natin to, yung may plus. Ayan. So ito yung sabi ko kanina mga load. So itong may square dito na maliit, ito yung logo. And ito yung dalawa, ito yung mga videos na ayan, most recent at saka ito yung playlist. So pag na-click nyo to, so magsiset ka dito ng playlist. Yan, pili ka sa yung playlist dyan kung ano yung gusto mong ipa-promote sa yung channel, no? Or sa yung video. So dito sa baba, ito yung timeline niya. So dito nyo i-adjust. So itapat nyo lang dyan yung cursor ninyo kung saan lalabas yung nagawa nyong end screen. Ito, timing nyo lang siya, parang ganun. Tapos itong logo, i-akyat natin ng konti. So i-adjust natin to dito. Click nyo tong may subscribe kasi ito yung logo nyo. Tapos click nyo yan, left click, tapos hold. Isakto nyo lang sa video kung kailan lalabas yung end screen. Yan. So pwede nyo siyang i-review, no? So i-check nyo talaga before nyo siya i-save. So pagkatapos nyan mga loads, pwede na ninyo siyang save. So click save. So yun lang sa end screen at saka sa card. So I hope na nasundan nyo yung tutorial mga loads. So salamat at mabot ka dito sa part nito, no? So kung sa tingin nyo nakakatulong, paki-like at saka leave ka ng comment. Share mo na rin sa friends mo or gumawa ka na rin ng end screen at end card sa yung video. So once again, ito po si Ron. Salamat sa panonood. Happy to help and stay genuine.